Welcome back mga pagka-flowers. So kung ikaw po ay bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at pindutin po ang notification bell para ma-update ka po sa sunod ko ng vlog. Ngayon po ang content po natin ngayon. So i-share po ni Tatay Bigong ano ba nangyayari dito sa mundong ibabaw natin ng mga maraming mga trahedya, mga bagyo na dumadating sa Pilipinas. Pagka-flower. Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Now on for today, I wanna share with you to relive this country, this and Philippines sa mga nangyayari dito sa mundo. Regarding dun sa mga bagyo na dumadating sa Pilipinas. So, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa Pinas. Kasi nga, yung mga pandemya, una yung pandemya, yung taal, pumutok yung taal, wala ako dun na. So, anyway, so, marami ng mga nangyayari dito sa Pinas na hindi natin inaasahan. So, kayong mga kababayan ko na makinig kayo mabuti sa briefing ko for today kasi mahalaga ito sa Pinas. So ako bilang Pangulo, I wanna share with you to the community in our Republic of the Philippines. So for the meantime, so yun na nga ang ating Pilipinas na nahirapan na tayo sa ekonomiya. Kasi nga itong mga dilubyo, mga dumadating na lindol, bagyo, hindi ko rin, I don't know what happened in this country, mga kababayan. So, may plano ako, nagpagawa na ako ng masin regarding dun sa mga bagyo na hindi dumating sa Pinas. Sa taas pa lang, ipaputok ko na. So, ang pangalan nung masin na i-ano ko na, para sa bagyo kasi marami po yung mga bagyo na dumadating regarding sa pag-asa ni Mang Tani. Kachat ko siya kung ano ang pwedeng gawin na mag-be I'm ready. So, yun po. So, wag po kayo mag-alala sa mga natamaan dyan sa bagyo. Dami na dun sa Cagayan, Isabela. So, napadala na si Brad ko, si Willie Rebillamin ng 5 million para buwitong sa inyo. At ako, tupalo na lang. So, anyway, kawawa nga yung mga iba dyan kasi yung bahay na abot na sa tubig yung bahay. So, absolutely, yung mga nandyan sa bubong, huwag kayo mag-alala. Kasi nga, may ipapaano kong chopper dyan na tulungan kayo. Parating na ang GMA7 dyan na para mag-sagip ng mga pagkain, anything you want, daily expenses, mga dilata na kailangan natin araw-araw. So, ang hirap sa mga ganitong sitwasyon talaga kasi hindi natin alam ang nangyayari. Una, nahirapan tayo sa COVID. Parami ng parami ang COVID. Ngayon naman, parami ng parami ang bagyo. So, wag natin tawanan ang bagyo kasi isa din yan ang makapag ano sa atin. Nag-usap kami ng aking secretary na gumawa kami ng machine na ang naantawag nga nanotechnology. So, regarding sa nanotechnology, isang malaking machine na kaya pasabugin ang mata ng bagyo. So, may mga pulis ko, gumawa sila ng mga bala na i-point to the line yung mata ng bagyo na hindi na po dumating sa Pinas. Sa taas pa lang, paputok ko na. Lalo na malapit na ang New Year, mag-December na. So yun, paputok na natin. So, yun ang gagawin ko na lang para ako makatulong sa Pinas. Si Bro Donald Trump, wala, natalo na sa pagka-presidente. Ako na lang ang natitirang brand niya dito sa Pinas. So,
Yun, nag-abang-abang kayo sa missile na ipaputok ko sa bagyo. Kasi ang rami pong dumadating na bagyo. Unang-una yung bagyong Rolly. Oh. Itong huli si Ulysses, yung ito talaga ang nakaano sa Cagayan, sa Isabela. Hindi ko na lahat pangalanan. Basta yung po ang mga binaha at maraming namatay. So, huwag kayong mag-alala kasi unahin ko yung mga nasa bubong na hindi makatalon dun sa tubig. So, yun ang ano natin ngayon ng briefing ko. Nag-usap-usap na kami sa office kung anong gagawin. So, unahin natin to. Ngayon, nakita sa Pag-asa ni Mang Tani, tumawag sa akin kasi may mga apat na tupalo pa pala ang susunod. Oh, no. Alam niyo kung siya sino? Ngayon, papangalanan ko ang mga bagyo. Titingnan ko sa computer. So, ang susunod na dadampa, si Vicky. Ano? Hindi sa Bantugat Oras. I don't know what name. Basta yun ang susunod daw, sabi ni Mang Tani. Pangalawa, si Yoyong, si Mang Yoyong. Ayaw ko kung may mapangalan itong bagyo. May, I don't know what happened in this country to give him mga bagyo na kapadating. Pangatlo, si Wally. Eh, bulaga. Yun yung nakita ko sa computer na sinid sa akin ni Mang Tani. At yung huli, si Sosimo. Yun na nga mga kaibigan. So, yun ang mga tupalo ako din sa Pag-asa.